Matapos ang Sinovac, heto naman ang bakunang AstraZeneca. Sa tulong ng dalawang dalubhasa mula sa Vaccine Expert Panel, kilatisin nating mabuti ang Oxford AstraZeneca vaccine. I'm Dr. Nina Gloriani and I chair the Vaccine Expert Panel of the Department of Science and Technology. Ito po yung body that evaluates and selects and recommends the vaccines that we will use here in the country. I'm Dr. Rondrin Solante, an adult infectious disease specialist and also member of the Vaccine Expert Panel of the Department of Science and Technology. AstraZeneca na vaccine ay na-test sa mga 18 years and above. Hanggang mayroon silang actually counting 65 hanggang 70 years old. So 18 years above. So technically mga adults itong pwedeng bakunahan ng AstraZeneca. Doon sa pagsusuri sa mga eksperto, nakikita nila na pag binibigay yung bakuna between 9 to 12 weeks, mas maganda ang nagiging reaction ng katawan natin in terms of pagbuo ng antibody laban sa COVID-19 virus. Ayon sa mga eksperto, mula sa isang uri ng unggoy ang main component ng AstraZeneca vaccine. Paano nga ba na-develop ang bakunang ito? Oxford University, like many universities, dyan nag-umpisa kasi mga research, no? So, ginamit nila yung chimpanzee na adenovirus, then in-offer nila sa AstraZeneca. Naging partnership ito. Of course, AstraZeneca is a big pharmaceutical company. So, sila yung may kapasidad para makapag-manufacture. So, kaya naging magandang academe and private partnership. So, ang basehan ng bakuna ay kung gagawa ka ng panangga ng panlaban sa spike, hindi makakapasok yung virus sa katawan. Pag itinurok sa ating katawan, yung sequence na yon ng spike ay magiging spike, ma-express siya as spike proteins at makikita ng ating immune system at lalabanan ito. Ang paglaban ay magpo-produce siya ng mga antibodies o yung mga tinatawag nating T-cells na magiging parang mga sundalo na lalaban dun sa virus pag na-expose tayo dito. So, ganun yung kaniyang how it works, yung AstraZeneca vaccine. Ang Oxford AstraZeneca ang pangalawang bakuna na nabigyan ng Emergency Use Authorization ng FDA sa bansa dahil na rin sa mataas na efficacy rate nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng efficacy? Protection against COVID disease or against asymptomatic infection. So pag nabakunahan ka ba, mapoprotektahan ka ba against the disease or against infection man lang? So, protection ang efficacy. Unang-una, the efficacy or overall efficacy in the prevention of symptomatic COVID, no? So, nandun siya 70%. Yung efficacy in the prevention of COVID in more than 60 years old, between 70 to 80%. Now, in the prevention of COVID, severe COVID, and at the same time, prevent niya yung hospitalization, 100% siya. Nakikita natin doon sa phase 3 clinical trial yung vaccine efficacy across age group, across ethnicity, race, and underlying conditions, yung efficacy niya is more than 90%. Hindi lamang ang biglaang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 ang ikinababahala ng publiko at kinakaharap ng hamon ng ating gobyerno. Dagdag din dito ang mga mutation o ang bagong variants ng COVID-19. Epektibo nga ba ang bakunang AstraZeneca laban dito? Banggitin natin itong mga bagong variant, no? Kasi ito yung nakikita natin na magiging threat, no, sa efficacy ng mga COVID vaccine. For AstraZeneca, based doon sa phase 3 clinical trial, they are 74% effective against the UK variant, no? But for the South African variant, no, doon sa study, nagiging 10% lang ang efficacy niya. Gusto ko lang klaruhin, no? Although that 10% efficacy is really low, pero doon sa actual na nabakunahan, ang nangyari, hindi nag-develop ng severe na infection ang nabakunahan. Ang totoo dito, maski mababa ang nakikitang efficacy, pero in actual
response doon sa katawan ng mga nabakunahan, protektado pa rin sila against the severe COVID. Samantala, nilinaw ng Vaccine Expert Panel na ang mungkahi ng FDA na pansamantalang itigil ang paggamit ng AstraZeneca ay hindi nangangahulugang hindi na ito ligtas at epektibo. Well, muna, pag may serious adverse events, kahit anong bakuna, under the regulatory authorities, kailangan i-pause, itigil, pansamantala, para maimbestigahan ang pangyayari kung ito ay maia-ascribe ninyo sa bakuna or due to some other causes. Pangalawa, ang blood clot o yung tinatawag natin sa English, thromboembolic phenomenon, ay natural na nangyayari sa general population na mga may sakit po ng heart disease. May mga ibang bansa, mostly sa Europe, no? Kasi nung nakita nila na after nakatanggap ng bakuna ng AstraZeneca, medyo may mga ngilan-ngilang kaso na nag-develop ng stroke, no? Because of the blood clot. Pero nung pagsusuri nila after several days, based doon sa Data Safety Monitoring Board nila, nakita nila na yung pag-develop ng mga blood clots sa mga nabakunahan was not directly caused by the vaccine. The benefits of the AstraZeneca vaccine far outweigh the risk of the vaccine. Huwag dapat tayong mabahala dahil sa kasalukuyan, walang naitatala na kaso ng blood clotting sa bansa. Patuloy din ang pagmamonitor ng DOH sa kalusugan ng mga Pilipinong nakatanggap na ng first dose ng AstraZeneca. Napatunayan ng Vaccine Expert Panel na ligtas at epektibo ang bakunang Oxford-AstraZeneca laban sa COVID-19. Ligtas ang AstraZeneca dahil nakita na namin na ang napoproduce nito mga side effects ay yun lang normal na nakikita natin. Napatunayan na sa ilang mga clinical trials all over the world, so at least in 4 big countries, at yung safety profile niya ay natignan na namin kung mabuti. So magagamit natin siya at siya rin po ay hindi lang ligtas, siya po ay epektibo para makaprotect sa COVID-19. At this point, talagang I would highly encourage, no, our healthcare workers and all those vulnerable population na part of the priority population na pwedeng makatanggap ng bakuna to please have yourself vaccinated.